Before we start, 하나님 보따요. 바날라트 마바기나 망조스 나사미나이 나구마마할 살라마포사 빨리타스 물라사 왈랑안강 임페르노 살라마포사 인용 비야야 바그이비 까야 까미야이 날리타스 엔 까미야이 나나나틀리사 두나이나 초르치 우빵 칼로라티안 낭조스 앗 에방헬리오 Gayon may lojidei salmon sa harapan ng Panginoon kasama ng malakang salita. Pakiusap, samahan po ninyo kami upang maunawaan ang mga salita ng Diyos at ang kalooban ng Diyos. Pero kung walang tulong ng Espiritu Santo, hindi pwede maintindihan. Kaya magtitiwala sa inyong tulong at guidance. Kung may mga kapatid na may na o may sakit, pakiusap, samahan po ninyo sila upang ubukan mula sa mahirap situation. And nanalangin kami para sa Grand Bible Seminar from tomorrow, pakisend maraming mahalagang kaluluwa upang maligtas. Kaya gusto namin kalwalati sa inyong sa pamagitan ng Grand Bible Seminar na ito. And yayon, sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa Santiago chapter 3. Versículo 13 hanggang 18 Santiago chapter 3 Santiago chapter 3 versículo 13 hanggang 18 Basahin po natin sabay-sabay 3, 2, 1 Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari, at ang bunga ng katuwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Yayon, nanalangin tayo para sa Grand Bible Seminar, kaya bawa cell group, balagang brothers and sisters inviting para sa balagang kaluluwa upang maligtas sa pamamagitan ng Grand Bible Seminar na ito. Kaya maraming salamat po. And naniniwala ako na ang Panginoon ay pinakamasaya. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos at tayo ay nananatili sa tunay na church. And namatay si Jesu Kristo sa cross and He showed lahat ng bagay para sa ating Christian life. Kaya upang maging mature Christiano, we need to learn salita ng Diyos patuloy. We need to take after Jesus Christ character. Ang Diyos ay banal. And si Jesu Kristo also walang kasalanan. And yung Espiritu Santo ay also banal. Tayo ay naging matuwid. Ibig sabihin, ang lahat ng kasalanan natin ay tinubos na sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Kristo. Pero gusto po ba ninyo
makasala wa ayaw poba ninyo? Ayaw. Minsan, ang mga tao ay misunderstand. Philippine Eye for the Mission, naniniwala sila na walang hanggang katubusan. Kaya kahit sila ay magkakasala, no problem, tao, pero ito ay misunderstanding. May pag-ibig at biyaya ng Diyos sa ating puso, and naniniwala tayo na ang lahat ng kasalanan ay nalinis na. Kaya, we are so thankful sa Panginoon. Kaya, ayaw natin makasala sa pamagitan ng natitirang buhay. Tama ba? Yeah. Siyempre. Pero ang mga tao, ilang mga tao ay misunderstand. Sa ating buhay, kung kayo ay banal, separate mula sa sanlibutan and mula sa kasalanan, kung ngayon, masaya po ba kayo o hindi masaya? Masaya. Pero kung may kasalanan, hindi masaya ang espiritu natin. And also, kung may quarrel, strife sa ating buhay sa church, sa pagitan ng brothers and sisters ko ngayon, masaya po ba kayo o hindi masaya? Hindi masaya. Yeah. When we keep peace sa ating buhay, tayo ay magiging masaya. And sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso. Kaya when we are sincere, eh, tayo ay magiging masaya sa ating buhay sa harapan ng Panginoon. Today, Solomon, ang pamagat ng Solomon ay dalawang uri ng karunungan. Ilang uri ng karunungan? Dalawa. Eh, dito, may main verses. Santiago chapter 3 verses 13 hanggang 18. May dalawang uri ng karunungan. Sa ating buhay, yung karunungan ay mahalaga. Tama ba? Yeah. Kung may karunungan, we can be successful and we can be become mabuting tao. Pero may dalawang uri ng karunungan sa mundong na ito. Dito, tingnan po natin sa versikulo 13, Santiago chapter 3, versikulo 13. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga kawa sa kahamuan ng karunungan. Dito, sa church, sa unang panahon yon, sa church, may mga kapatid and leaders, isipin nila, ako ay ano? Marunong tao, maunawain. Yeah. Kaya, rekodo ng Santiago, sa versikulo 13, sino ang marunong at maunawain sa inyo? Kung ikaw ay wise and understanding, kung meron, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Kung walang mabuting pamumuhay, kaya sinasabi ninyo, ito ay hindi tapat. Kaya dito, Santiago Recorder, sinabi niya, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga kawa sa kaamuan ng karunungan. Kung may karunungan taga Diyos, sigurado, yeah, we can show gentleness,
kung ngayon mayroong mga bunga ng matuwid at mabuting bunga. Pero sa mundong na ito, kailangan ng karunungan ng sanlibutan, pero ito ay hindi sapat. Minsan, upang maging matagumpay, kailangan karunungan ng sanlibutan, pero ito ay hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Minsan, it can be against katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Tingnan po natin sa versikulo 14. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibuko at pagiging magkasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Dito, may dalawang uri ng karunungan. Ang mga ito ay mapapain na paninibuko. Mapapait. Bitter. Mapait. Bitter. Anong uri ng paninibuko? Mapapain na paninibuko. And pagiging magkasarili. Sa ibang version, sa harim na pagiging magkakasari, sa English version, King James version, ang salita ay strife, quarrel. Nandiyo po ba? Ibig sabihin, ang quarrel and fighting, strife ay nanggaling sa pagiging magkasarili. Dahil sa selfish mind, mayroong quarrel, mayroong strife. Sa ating Christian life, sa tunay na church, kung may quarrel, strife, kung maroon, ang Panginoon ay hindi masaya. And ang ating puso ay hindi masaya. Tama ba? Sa mundong na ito, kung may quarrel kasama ng ibang tao, ano ang karunungan? Yeah. Escape. Yeah. Huwag po meet ang mga tao na hindi naligtas. Ito ay wisdom ayon sa psychology. Pero, mga brothers and sisters ay makaiba. Dahil nagtanggap tayo ng aral mula sa Panginoon, ilang talento? 10,000 talento. Yeah? 10,000 talento. County o marami? Super marami. Yeah? Ang lahat ng kasalanan ay natupan na sa pamamagitan ng sakripisyo ng Diyos. Ito ay ang pag-ibig at aral, awa ng Panginoon. Kaya, we can forgive lahat ng mistake from ibang tao. Kung ngayon, we can influence sa ibang tao para sa kanilang kaligtasan. Kaya sa pamamagitan ng buhay natin, sila ay maliligtas. Kaya dito, may dalawang uri ng karunungan ng sanlibutan. Ito ay mapapain na paninibuko at pagiging magkasarili. Sa mundong na ito sa katunayan, sa pamamagitan mga ito, sila ay maring maging matagumpay. Tama ba? Yeah. Upang maging successful, kailangan selfish mind and strive minsan and also mapapain na paninibuko. Pero bilang mga Christian ay Kristiyano ay makaiba. Tingnan po natin sa versikulo 15. Hindi ito ang karunungan bumaba mula sa itaas, kundi bakal lupa, bakal laman, bay sa demonyo. Ibig sabihin, dito, dalawang uri, mapapain na paninibuko at pagiging magkasarili ay taga Diyos o taga sanlibutan?
taga Sanlibutan kaya sila ay Bakalupa, Bakalaman, Baisa, Demonyo. Tingnan po natin sa versikulo 16. Sapagkat kung saan mayroong paninibuko at pagiging baka salitoon ay mayroong kaguluhan at bawat kawang masama. Kung may jealousy and strife, kung ngayon, ano ang mangyayari dito? Doon ay mayroong kaguluhan, confusion, and bawat kawang masama. Mayroong masamang bagay, mayroong strife, and mayroong fight. Pero sa unang panahon, sa church, may problema tulad nito. Sa kahit sa church, kahit yung church, pero may jealousy and selfish mind. Kaya ang Panginoon ay hindi masaya. Kaya Santiago Recorder, naisulat niya ang aklat na ito. Tingnan po natin sa versikulo 17 and 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, una'y malinis, saka mapayapa, banayad, mapagbigay, puspos na ang kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. At ang bunga ng katwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Jealousy ay nangaling sa sanlibutan and demonyo. Kaya ito ay pinapatay ng panibuko ang mangmang. And ito, napuno sila ng inggit, dalapastangan at sinalung at ang mga bagay na sinabi Pablo. And ito, ang jealousy ay ang kasalanan upang makapasok sa impyerno. Dito, Galatia chapter 5, versikulo 21. Pasahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkaingit, paglalasing, kalayawan at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dito, tingnan po natin sa versikulo 21, pagkaingit. Ito ay sa huling bahagi na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamama ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay kasalanan. And dahil ito, ang mga tao ay pupunta sa imperno. Kung ngayon, jealousy ay kasalanan sa harapan ng Panginoon upang makapasok sa imperno. Pero sa Santiago chapter 3, versikulo 17, may karunungan sa itaas. Ngunit ang karunungan buwa sa itaas, unay malinis, saka mapapayapa, panayad, mapagbigay, puspos ng kawan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Dito, ang mga may mga bagay sa itaas. Ibig sabihin, ito ay yung character ni Hesu Kristo. Kaya, may si Hesu Kristo sa ating puso sa pamamagitan ng kaligtasan, kung ano sigurado, we can do
Likewise, kaya sa pamamagitan ng sermon na ito, pakiusap, review inyong buhay. May mga bagay na ito o wala, kulang o sapat. Pakisuriin ang iyong buhay bilang Kristiyano. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kung ngayon, how should we live? Tulad ng beggar o tulad ng mga anak ng Diyos? Tulad ng mga anak ng Diyos. Kaya, pakiusap, suriin ang inyong buhay. May mga bagay na ito o wala. Dito, let's consider tungkol sa malinis. Yeah. Unay malinis. Ang karunungan buhas sa itas, unay, number one, ano po? Malinis. Ang Diyos ay malinis. Si Jesus Cristo ay malinis. Espiritu Santo ay malinis. And salita ng Diyos ay pure wa unpure? Pure. Yeah. Pure gold. Yeah. Pure. Yeah. Pure gold. Pure gold. Pure gold. Ano? Purong gold. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pure. Dali sa'y. Naman niyo ba? Kung ngayon sigurado sa pamamagitan ng salita ng Diyos, we can be changed. Tayo ay maring, maring pure, malinis. Malinis. Kaya, sinasabi ng Biblia, mga awi, chapter 12, versikulo 6. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, gaya ng pilak na sinusubok sa hurno sa lupa na pitong ulit na dinadalisay. Yeah, dito sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Yeah. Kaya ng pilang na sinubok sa hurno sa lupa na pitong ulit na dinalisay. Yeah. Ang salita ng Diyos ay pure. Dalisay. Paano, Brother John Sheetas, paano ipinag-anak na muli? Sa pamamagitan ng kawa mo o sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama ba? Sa unang Pedro chapter 1, versikulo 23, ipinag-anak na kayong muli sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Tayo ay born again. Paano po? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya, ang salita ng Diyos ay malinis. Sinasabi ng Biblia, Efeso chapter 5, versikulo 26, nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Yeah. Dito, ang tubig ay tumutukoy salita ng Diyos. Nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig sa salita. Buksan po natin sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, versikulo 22. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Dito, may nilalaman tungkol sa kaligtasan. Nang darinig natin ang pure salita, malinis na salita ng Diyos, naunawaan, nakaroon tayo ng maraming kasalanan sa ating konsensya. Tama ba?
Ang ating konsensya ay pride sa harapan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay malinis, kaya naintindihan natin ang salita, ang ating salita ay marami and marumi sa harapan ng pure salita, ang salita ng Diyos. Kaya dito, tayo'y lumapin na may tapan na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Sa huling bahagi, nahugasan ang ating katawan ng talisay ng tubig. Yeah. Ibig sabihin, kapotos ang ating katawan, ang ating espiritu sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Kristo may nilalaman sa Biblia. Kaya, nahugasan ang ating katawan ng talisay na tubig. Kaya, pagkatapos ng kaligtasan natin, ang ating katawan, ang ating kaluluwa ay kaninong bagay sa Kanya, sa Panginoon. Ibig sabihin, yung owner ay change na bago. Bago tayo ay naligtas, ang katawan, ang lahat ng bagay ko ay sa akin. Pero pagkatapos ng kaligtasan natin, ang lahat ng bagay, ating thinking, ideas, and knowledge, katawan, espiritu, kaluluwa, ang lahat ng bagay ko ay naging sa Kanya, sa Panginoon. Kaya, Jesus Christ ay naging Panginoon. Panginoon ay, ano po? Ang owner mo, tama ba? Ang Panginoon. Ang owner mo. Ang owner ko. Namatay si Jesus Kristo para sa ating kasalanan, kaya siya ay naging Savior, tagapagligtas. And pagkatapos natin ng kaligtasan, siya ay naging Panginoon. Ibig sabihin, siya ay naging our owner. Kaya sa ating Christian life, nanatili sa Panginoon, nanatili sa tunay na church, dahil si Jesus Kristo ay ulo ng church, tayo ay naging sa Kanyang katawan. Kung ano, bilang mga brothers and pagkatapos ng kaligtasan, ano ang kailangan para sa Christian life? Maraming uri, pero nalo-nalo na pagkain ay kailangan. Ang pagkain. Para sa ating espiritu, para sa ating Christian life, ano ang kailangan po? Salita ng Diyos. Pagkain, spiritual pagkain, ito ay salita ng Diyos. Buksan po natin sa Unang Pedro, chapter 2, versikulo 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Dito, pagkatapos ng kaligtasan, agad ano ang kailangan? Pure gatas. Naunin mo ba? Malinis na gatas. May sanggol kung ano ang kailangan? Cigar or strong wine? Hindi po. Malinis na espiritual na gatas, ito ay ang mga salita ng Diyos sa Biblia. Sa Biblia, maraming uri ng pagkain, soft meal, and tulad nito, malinis na espiritual na gatas, and also bitter, mapait na pagkain, maraming uri ng pagkain sa Biblia para sa ating espiritu, para sa ating Christian life. Kaya, kung kayo ay naligtas ngayon,
halimbawa sa Agosto, sa July, and sa June, May ko ngayon, kayo ay tulad ng sanggol. Tama po ba? Kung ngayon, ano ang kailangan po? Ano ang kailangan po? Chicken ato po? Hindi pwede kakain. Tama po ba? Ito, malinis na espiritual na katas. Ito ay ang salita ng Diyos ay matamis and soft meal sa Biblia. Kung ngayon, kung kayo ay nalitas several years ago, kung ngayon, ano ang kailangan? Also, kailangan ng salita ng Diyos para sa inyong espiritu. Kung ngayon, kayo ay bari hiwalay mula sa sanlibutan and tukso ni Satanas and mula sa kasalanan. Buksan po natin sa mga awit, chapter 119, versikulo 9. Pasan po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-ingat nito ayon sa iyong salita? In versikulo 11, pasahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang salita ng Diyos ay malinis at talisay, kaya kung may salita ng Diyos sa ating puso, we can clean also. We can be separated from kasalanan. We can defeat tukso ni Satanas. Tayo ay magiging malinis din. Dito, tingnan po natin sa versikulo 9. Paano pananatiling talisay ng kabataan ang kanilang daan? Dito may maraming kabataan. And also, kahit kayo ay matanda, senior citizen and men's brothers and women's brothers, ano po, ang inyong espiritu, kaluluwa ay matanda o young? Yeah, still young. Tama ba? Yeah. Kung ngayon, ano ang kailangan? Kailangan ng malinis na salita ng Diyos. Sa versikulo 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Araw-araw, posting pa ang mga salita ng Diyos, Bible reading schedule sa ating group chat. Yeah. Kaya brothers and sisters, ano po? Bible reading. May Bible reading araw-araw. Tama ba? Yeah. Kaya ilang mga brothers and sisters posting ang mga versikulo. Kung ngayon, we can share. Yeah. Ito ay maganda. Kaya, kung may salita ng Diyos sa ating puso, we can defeat kasalanan. Kung ngayon tayo ay magiging banal, kung ngayon tayo ay magiging malakas sa harapan ng Panginoon, and ang ating kaluluwa ay sobrang masaya. Yeah, sobrang masaya. Brothers and sisters, can you see Joseph? Yeah. 말이 뽑아낸 말이 예 말이 뽑아낸 요 띵난 앙 조스 힌디 보 힌디 오아프에 대 앙 조스의 에스피리토 예 Physically, we cannot see angels. 따봐봐. Pero, 육망아 브라더즈 앤 시터스 아이 말리리스, you can see God. 나오냐봐봐. 힌디포? 북산포 나틴사, 마테오 챕터 5. 마테오 챕터 5. 베르시클로 8.
Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang ating puso ay malinis kung ganon, we can see God. Yeah. Ibig sabihin, we can have fellowship with God properly and we can get kapangyarihan at biyaya ng Diyos mula sa Panginoon patuloy. Pero kung may kasalanan sa harapan ng Panginoon, hindi pwede we cannot get, ano, we can get kapangyarihan at biyaya ng Diyos, hindi pwede. Yeah. Dito, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yeah. Ito ay ang salita ni Jesus Kristo. Si Jesus Kristo walang kasalanan, tama ba? Yeah. Kaya patuloy siya ay kasama ng Diyos. Yeah. Tulad nito, kung tayo ay separated from sin, kung ngayon sigurado, we are happy and we can be strong and we can have fellowship with God continuously and we can be used. 그래서 brothers and sisters, 이십인 인요 앙 인용 부하이 바이 가살라난 오 말리니스 바키 수리인 앙 인용 부하이. 그래서 신하사비 낭 비브리아 필리포 챕터 4 versículo 8. 바사 보다티 사바이. 가홀리홀리한 mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Versículo 9, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, nari, at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Tingnan po natin sa versículo 8, kauli-hulyan mga kapatid. Anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalakan, galang, anumang bagay na matuwi, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sinasabi ng Biblia, ako ay malinis o hindi sa harapan ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Nanyayawa. Kung tayo ay malinis sa harapan ng Panginoon, tingnan po natin sa versikulo 9, ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Ang Diyos ay banal, tayo ay naging matuwi, kaya kung may kasalanan hindi pwede upang mag-fellowship kasama ng Panginoon. Tama ba? Maraming uri ng fellowship sa ating church. Those day sermon, Wednesday sermon, and cell group fellowship, by group fellowship. Maraming uri ng fellowship. Pero kung may kasalanan, brothers and sisters, how should we do? Magsisi muna, and then tungalo sa ating fellowship. Magsisi kayo, kung ano, sigurado, God will forgive your sin. Kung ano, already, ang Diyos ay naging ama natin and
tayo ay naging mga anak ng Diyos, kaya kung tayo ay magsisisi kahit tayo ay makakasala, we can have fellowship with God. Tama ba? Yeah. Pwede. Minsan, brothers and sisters, ay may kasalanan kaya shy, shameful, kaya ayaw ko tumalo sa fellowship. Ito ay proper wa hindi proper? Yeah. Hindi. Yeah. Hindi. Kahit may kasalanan, magsisik kayo muna. And then, tumalo sa tunay na fellowship, sa ating fellowship, may Diyos at si Jesus Kristo kasama natin. Sa mundong na ito, kaya walang kagalakan, sa ating tunay na fellowship, may kagalakan. Tama po ba? Hindi po? Walang kagalakan? Eh, meron po. Oh. Pero ano ang problema? Walang pera? Hindi po. Kasalanan still problema. Yeah. Kahit tayo ay nagtanggap ng walang hanggang katubusan, by simple nature. Kaya minsan, kung nakakasala kayo, kung ngayon, magsisi muna. Yeah. And tumalo sa ating fellowship. Kaya dito sa versikulo A sa huling bahagi, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ako ay malinis o hindi. Yeah. Ito bilang Kristiyano proper attitude. And kung tayo ay magiging malinis, dito sa versikulo 9, ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Yeah. Kung may kapayapaan sa inyong puso, kung ngayon, masaya po ba kayo o hindi masaya? Yeah, masaya. Kaya pagkatapos ng binuhay ni Jesus Kristo, magtanggap ng kapayapaan sa mga alagad niya, sa atin also. Yeah. Kaya, brothers and sisters, gusto po ba ninyo used para sa Panginoon? Para sa mga kawa ng Diyos, gusto po ba ninyo use? Opo? Marami o kundi lang? Bahina. Marami o kundi lang? Kung ano, pakiusa, malilis mula sa kasalanan. Yeah. Buksan po natin sa Ikalawang Timoteo chapter 2, versikulo 20, hanggang 22. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan. Itinalaga, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ngunit layuan mo, at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Dito, may nilalaman tungkol sa banal na bagay. Sa malaking bahay, may maraming uri ng vessel. Sa versikulo 20, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pila, kundi may din naman kahoy at luwad. At ang iba sa natatangin pagkagamitan at ang iba ay para sa karaniwan.
May malaking bahay kung ngayon maraming tao, tama ba? Kaya may maraming uri ng vessel. Yeah. Kung ano, ano can be used para sa mga tao? Ginto, pilak, kahoy, luwad. Alin po? Ginto, pilak. Kung sila ay marumi, kung ngayon, hindi pwede. Tama ba? Pero, kung sila ay malinis, can be used para sa tao. Tulad nito, sa versikulo 21, kung nilinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at bahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ang mga may-ari ng bahay, gusto niya gamitin ang malinis na vessel. Kaya, Brothers Sisters, ano ang importante? Maraming kalaman? Hindi po. Kailangan ng smart? Hindi po. Ano? Malinis sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon, we can be used para sa mga kawa ng Panginoon. Kung ngayon, ano ang paraan? Upang tumalo sa ano po? Tunay na church kasama ng brothers and sisters na malinis. Tingnan po natin sa versikulo 22, muni layunin mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. May pagnanasa ang mga kabataan. Kung kayo, ano ang sikreto? Layuan. Layuan. Yeah. Huwag po overcome sa kanilang lugar situation na may kasalanan. Ano ang sikreto? Layunin mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. And then, sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Yeah. Sino ang may malinis na puso? Mga brothers and sisters, mga brothers and sisters ay malinis. May malinis na puso. Malinis na puso. Malinis na konsensya. Kaya, kapag tayo ay mananatili sa tunay na fellowship, we can be separated from sin and we can be malinis. Kung ganon, we can be used para sa mga gawa ng Diyos. Kung ngayon, ayon sa ating Christian na mayroong kantibala mula sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Halimbawa sa Levitico chapter 11, may maraming uri ng hayop, ista, and ibon, and insects. May malinis na hayop and maruming hayop. Kaya sinasabi ng Biblia sa Israelita, huwag po kain ang maruming hayop. Naunyo po ba? Ibig sabihin, kahit babuting tao na hindi naligtas, ang Panginoon cannot respect. Naunyo po ba? Cannot respect. Bakit po?
신라이 뚫라드낭 마사망 하요. 빼로 따요와이 나깅 뚫라드낭 말리니스나 하요. 가야 바카타보스낭 깔리따산 나딘 궁 따요와이 말리니스 궁아론 앙팡이노온 리스펙 어스. 나중에 보아. 가야 바키우사 예 후학부 깔리무탄 따요와이 나깅 뚫라드낭 말리니스나 하요. 가야 까임바이 까살라난 까일라만낭 recover 물라사 까살라난 at the time you can be happy and you can be used 바라사 에방헬료 북산부 나딘사 망아 아윗 chapter 51 versículo 10 망아 아위 챕터 51 베르시클로 10 한강 13 바사보다틴 사바사바이 3, 2, 1 Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Ang mga versikulo na ito, naisulat ito, pagkatapos ng nakasala si Haring David. Nanyo ba? Naisulat ni Haring David pagkatapos ng nakasala malaki. Yeah. And naisulat niya, tingnan po natin sa versikulo 10, Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Yeah. Kung may kasalanan, yeah, hindi masaya, walang kapangyarihan upang maluwalhati sa Diyos. Versikulo 11, Sa iyong harapan ay huwag mo akong palisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Versikulo 12, ibaling mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Yeah. Kung may kasalanan, walang kagalakan. Kaya nanalangin siya upang recover mula sa kasalanan. Versikulo 13, Kung magkakayoy ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga magkakasalanan ay manunumbalik sa iyo. Ibig sabihin, kung may kasalanan sa aking buhay, I cannot be used para sa Evangelyo. Even though we evangelize, ang Espiritu Santo ay hindi kikilos. Nanyo ba? Kaya, mayroong Korean Bible Seminar from tomorrow, kung ngayon, bilang mga anak ng Diyos, bilang soldier ni Kristo, kailangan na malinis na puso. Kung may kasalanan, magsisi sa Panginoon. Kasama ng malinis na puso, let's pray, let's invite ang mga balakang kaluluwa. Kung ano, sila'y malitas. Pero kung may kasalanan sa church, kung ano, ang Espiritu Santo ay hindi pwede kumikilos sa ating church. Even though may sigasig, yeah, kung tayo ay hindi malinis, ang Espiritu Santo ay hindi maring kumikilos. Kaya nanalangin si Haring David
dulanan ito dahil may kasalanan siya. Nandiyan po ba? Yeah. Kung aron, we can preach the gospel properly. And pabalik sa Santiago chapter 3, versículo 17, dito, muni ang karunungan buhasa itas unay malinis saka mapagpayapa. Yeah. Second, yeah, saka mapagpayapa, mapagpayapa, mapagpayapa. Sa unang panahon sa church may quarrel, strive, fighting, kaisilay na itas. Kaisilay, mga anak ng Diyos, may strife dahil sa selfish mind. Yeah. Ayaw nila sacrificio, ayaw nila altruistic mind. Yeah. Unselfish mind. Yeah. Wala. Kaya may quarrel sa church. Kaya sinabi ng Biblia, saka mapagpayapa. Ito ay sa itaas. Yeah, nangalig sa itaas. Mapagpayapa. Sa Santiago chapter 4, versículo 2, may evidensya dito, may quarrel sa unang church. Kayo'y nagahang at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-imbot. At kayo'y hindi nakakami. Kayo'y nag-away at nag-didiman. Kayo'y wala. Sapagkat hindi kayo humihingi. May problema sa church. Kay church. Kapot church. Sababang itan ng Dugun ni Jesus Kristo, kung ngayon ang tunay na church ay balaga pero sa church may kasalanan. Anong uri ng kasalanan? Jealousy and strife. Yeah. Quarrel. Yeah. Kaya may nilalaman sinabi ng Biblia. Ano ang ebidensya tayo ay naging mga anak ng Diyos? Buksan po natin sa Mateo chapter 5, versículo 9. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ano ang ebidensya na tayo ay naging mga anak ng Diyos? May korel o may mapapapaya? Yeah. Pagiging mapapapaya. Mapapayapa. Yeah. Mapapayapa. Yeah. Peace. Tama ba? Yeah. Peace. Yeah. Yeah. Madali. Yeah. May peace sa ating puso and sa church. Ito ay maganda sa harapan ng Panginoon. Maganda. Maganda ito sa harapan ng Panginoon. Peace. Ayaw. Ayaw ang Panginoon. Ano po? Quarrel. Fighting. Nandiyan po ba? Kaya, naisulat ni Apostol Pablo sa young pastor, Pastor Timode, ikalawang Timoteo chapter 2, versículo 14, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan kundi sa ikapapahamak lamang ng mga nakikinig. Ang quarrel ay malaking problema sa church. Yeah. Dahil sa salita, dahil sa misunderstanding, dahil sa mistake,
Pero kung may kaway, kung karon bilang mga anak ng Diyos, ito ay hindi pwede. Bakit po? Ang tsortsa ay hindi sanibutan. Kay may, kung may korel, kasama ng ibang tao, pwede po ba, brothers and sisters, walang fellowship? Kung walang fellowship, can you have Christian life? Hindi pwede. Ibig sabihin, we have to have fellowship and we have to meet brothers and sisters. 한강 까일란보, 한강 야용 아라울라 라반, 한강 부가스, 한강 2023 막바 까일란만. 따요이 마부부와이 살랑이 막바 까일란만. 따모와 엔삼농 나이도 한강사 까바다얀 모, 한강사 이카라왕 바가다띵니 예수 그리스도. We have to have fellowship with brothers and sisters. Pero kung may korel, kung ngayon, brothers and sisters, how should we do? Apologize muna. Ito ay magandang brothers and sisters and mature brothers and sisters. Bakit po? We should have fellowship magpag kailanman. Not only sanibutan, but also langit magpag kailanman. Tama po? Halimbawa, brothers and sisters, kung may kasalanan, kung ngayon, ang Panginoon, hindi nanalangin pa siya o nanalangin pa siya? Nanalangin siya. Nanalangin siya. Kahit may kasalanan tayo, ang Panginoon ay nanalangin para sa iyo, para sa akin. Kaya tayo ay safe. Kahit may tuksoni Satanas sa mundong na ito, tayo ay safe. Nandiyo po ba? Hindi po? Tama po? Kung ngayon, how should we do? Yeah. We have to apologize kung may korel. Yeah. We have to have fellowship continuously. Bakbak kailanman. Kaya dito, ipa aralla mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan kundi sa ikapapahamag lamang ng mga nakikinig. Brothers and sisters, bakit po dapat tayo maging isa sa ating Christian life para sa Evangelyo? Ano ang importante? One mind, obedience, sacrifice. Bakit po dapat tayo maging isa? Buksan po natin sa Juan chapter 17, versikulo 21. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Bago namatay si Jesus Kristo, nanalangin siya for a long time sa gabi upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Bakit po nananay siya upang upang ang sanlibutan ay magiging isa dito? Upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y si Jesus Kristo ay sinugo. Sinugo. Naunyo po? Ibig sabihin, upang mag-evangelize, kailangan ng
이사 one mind. 예. 타이와이 나긴 이상 카타완니 예수 그리스도 담아와. 가야 타이와이 나긴 방아 카파티 브라더 젠시터 띵난 이방 브라더 젠시터스 and then 예. 이카와이 아킨 카파디 담아와. spiritually 타이와이 나긴 예. 카파디 카파디 그가요 브라더 젠시 일랑 카파디드 뭐 일랑 카파디 바람이 예. 바람이 말하니 예. 가야 타이와이 나긴 이상 카타와니 해수 이지도 가야 카일랑한 낭 one mind at the time 뚫라드 낭 카타완 나딘 앙파이논 아이 말이 꾸밀로스 마요스 앤 스트롱이 꾸가연 앙 마가 철치 앙 철치아이 마기긴 예 컴플레토 예, 마기긴 컴플레토 가야 나라랑이시 예수 그리스도 나이도 pero mai corelsa churche bagibo daesa selfish mind sa unang panahon si Isaac and kanyang mga alaga de diwel pero Palestine people took 마간당 디뷰엘 이또아이 마이 빵아 빵알란 에색 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 앙살리타 낭 에색 아이 아노 코렐 나뉘어 보아 코렐 바기보 예 마이 셀피시 마인드 앙망아 필리스타이 북산보다 뛴사 제노시 챕터 26 베르시클로 20 바사이보다디 사바이사바이 3, 2, 1 Nakipagtalo ang mga pastol ng Gerar sa mga pastol ni Isaac na sinasabi, ang tubig ay amin. Kanyang tinawag ang pangalan ng balon na Esek sapagkat sila'y nakipagtalo sa kanya. Dito may korel. Yeah. Nakipagtalo ang mga Pastol ng Gerar, ye sila ay Palestine people sa mga pastol ni Isaac, may Korel, ye na sinasabi, ang tubig ay amin, kanyang tinawag ang pangalan ng balon na Esek, sapagka sila ay nakipagtalo sa kanya, nakipagtalo, sila ay nakipagtalo sa kanya, may Korel, kaya ang salita ng esek ay eh yeah, tubutukoy korel na niyo ba? Pagkipo yeah. Dahil sa selfish mind and covetous mind pagkipo sa will sa ilang devil ay mahalaga tama ba? Yung tubig ay mahalaga sa desert tama ba? Kaya they took yeah, they took pero si Aija very gentle kaya he moved transposa ibang dugar and he dig again 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 나오냐 보아 예 아야우냐 아노 fighting 예 아야우냐 fighting 나오냐 보아 브라더 젠시드 구스토 뽑아니뇨 fighting 와 아야우 왈랑사고 이비사빈 구스토 뽑아니뇨 아야오 예 아야오 예. 다일 따요아이 나기행 방아낭 나온조스 따요아이 뚫라드낭 프리스트 예 엔 하리 따요아이 뚫라드낭 따요아이 나기행 뚫라드낭 하리 예 마뚜이 까야 아야오 나딘 앙 코렐 파이팅 그러면 예, 바퀴포 방야야리 코렐 앤 예, 코렐 앤 파이팅 예,
달사 selfish mind. 그러니까 사 이방 버전 예, 마이들라면 selfish나 ambition. 사 할림나 strife. 사 타글로 버전 also selfish mind. 다음 봐. selfish. 예. 달사 covetous 예, 부서. 그러니까 가이칸 챕터 28 예, 베르시클로 25 디도 바사인보다틴 사바이 3, 2, 1 Nag-uudyok ng away ang taong sakim ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay payayamanin. Ano ang problema? Ano ang problema? Ye, puso nag-yuyudyok ng away ang taong sakim. Yeah. And also, 달사, yeah, 달사, labi, yeah. 달사, labi, mayroong quarrel or strife. Kaya sa Kaikan chapter 18, versículo 6, ang mga labi ng hangal ay nak ta dalla nang alitan. 나죠 뭐가? And also 신앙사비낭 비브리아 꿍산 왈랑살리타 낭 시트시트 아이 뚜미티길 앙 알리탄. And also 꿍타유아이 에로겐 꿍가연 마이로옹 코렐 스트라이프. Pero kung tayo ay humble, ye, mawala, korel. Buksan po natin sa Kaikan chapter 20, versículo 3, 예, 바사인 보다는 사바이 3, 2, 1. Karangalan para sa isang tao ang umiwas sa alitan, ngunit bawat hangal ay makikipag-away. Ye. Ano ang kaluwalhatian sa harapan ng Panginoon? Karangalan para sa isang tao ang umiwas sa alitan. Umiwas. Ye. Ito ay ang kaluwalhatian sa harapan ng Panginoon. Karangalan para sa isang tao ang umiwas sa alitan. Alitan. Kore. And then, babalik sa Santiago chapter 3, versículo 17. Dito. Uri ang karunungan buhasa itas, unay malinis saka bapakpa yapa and panayad. Mapag bigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Sa huling bahagi, walang pagkukunwari, nangalik sa itaas. Walang pagkukunwari. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, kailangan ng sincere puso. Sincere. Yeah. Sincere puso. Kaya sa English version, ano, walang pagkukunwari ito sa New King James Version, without hypocrisy. Ang hypocrisy ibig sabihin ay, baka iba, ang puso at ang kawa. Ito ay hypocrisy. Without hypocrisy, ito ay walang pagkukunwari. Ibig sabihin, sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. Kaya, ano ang mahalaga? Eh? Mukha o puso? Huwag po kayong mag-aral ka ipangin o hindi maganda. Yung puso ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Yung puso. Anong uri ng puso?
malinis na puso and sincere, honest, 예, 부서. 안왕 캐릭터, 안왕 캐릭터 낭 방아 브라더젠 시터스 나 뿌뿌다 살랑이, 안왕 캐릭터. 바이 딜라라만 북산포 나틴사 아위 챕터 15, 베르시클로 1. 베르시클로 1. 한강 베르시클로 5. 바바사인 코포. 오 Panginoon, sino sa iyong tolda ay manunuluyan? Sino sa iyong banal na burol ay maninirahan? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran at mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama, ni umaalipustaman sa kanyang kapwa. Nasa mga mata niya ay nahahamak ang isang napakasama, kundi pinararangalan ang mga natatakot sa Panginoon at hindi nagbabago kapag sumumpa kahit na ito'y ikasasakit. Siyang hindi naglalagay ng patubo sa kanyang salapi, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi matitinag kailanman. Bayi nila naman tungkol sa character ng protogenesis na pupunta sa langit. Ano ang character? Dito, versikulo 2, versikulo 2, sa huling bahagi, mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan. Sa Juan chapter 4, versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya worship, paano po? Sa Espiritu at katotohanan. Tama ba? Kaya, sa harapan ng Panginoon, ano ang mga ginagawa ay manatili? Mananatili sa harapan ng Panginoon? Hindi lahat ng gawa natin, ano po, ang mga bagay natin ay, sincere. Naunyo po ba? Sincere. Ito ay mananatili sa harapan ng Panginoon. Ang mga ito ay magiging kantibala sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon, ano ang puso ay kailangan sa harapan ng Panginoon? Sincere heart. Honest heart sa harapan ng Panginoon. Ito ay hindi without hypocrisy. Walang pagkukunwari. Walang pagkukunwari. Tama ba? And, versikulo 3, siyang hindi naninirahang puri ng kanyang dila. Bilang Kristiyano, dahil sa dila, maraming problema ay nangyayari. Tama ba? Dila. Kaya, huwakpo sabi tungkol sa ibang tao, tungkol sa masamang bagay, mistake, huwag po sabi tungkol sa mistake ng brothers and sisters sa ibang tao, ibang brothers and sisters. Kung may mistake ng brothers and sisters, pakiusa, manalangin para sa mga brothers and sisters. Kung ngayon sigurado, ang mga brothers and sisters love each other and cooperate, kung ngayon yung ating church ay magiging isa. Kung ngayon sigurado, yung Espiritu Santo ay kikilos malakas. Kung ngayon maraming kaluluwa ay malilitas sa pangitan ng ating pag-ibig at pag-sisika. Kung ngayon, magiging masaya. Tama ba? Gusto po ba ninyo? Kung gano'n, inga po. Dilla. Labi. This part, minsan may problema. Nandiyan po ba? Inga po. Inga po. Kaya, sa, may ang dilla,
nang dalawang uri ng layer tama ba? Ipin at labi tama ba? Bakit po? Dapat tayo mag-ingat. Yeah. Kaya may dalawang uri ng layers. Layers. Yeah. Ipin at labi. Yeah. Ingat po. Ano? Dila. And tingnan po natin sa versikulo 4, middle part. Pinararangalan ang mga natatakos sa Panginoon at hindi nakpabago kapag sumumpa kahit na ito ay ikasasakit. Yeah. Kung ganoon, yeah, ano ang yeah, mangyayari? Sa versikulo 5, sa huling bahagi, siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi matitinak kailanman. Dito, may nilalaman tungkol sa character ng Brother and Sisters na pupunta sa langit. Kaya, sinasabi ng Biblia, ano ang nakananais ng Panginoon? Sa mga Awit chapter 51 versikulo 6, narito ikaw ay nakananais ng katotohanan. And ang Panginoon ay mas malapit mula sa anong uri ng tao? Yeah. Sa mga Awit chapter 145 versikulo 18, ang Panginoon ay malapit sa lanang tumatawag sa kanya sa katotohanan. Kaya sinasabi ng Biblia sa Kaikan chapter 12 versikulo 19, ang labi ng katotohanan ay nagtatagal kailanman. Nandiyo ba? Eh, kaya pakiusa eh, sabi sa pamagitan ng katotohanan. And buksan po natin sa Efeso chapter 5 versikulo 9. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Sino ang liwanag? Si Jesus Kristo. Nang nilikha ng Diyos ang lupa at ang langit at lupa, bago ito walang liwanag. Pero may liwanag kaya ang mundo ay naging mabuti, maganda. Tama ba? Yeah. Dito, ano ang bunga ng liwanag? Ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwi at katotohanan. Dito, mabuti, yeah, mabuti. Lahat ng mabuti. Yeah. Ito ay sincere puso and honest na puso. Mabuti. Kaya, kung kayo ay mayroong kasal ang mga kabataan, ang mga youth brothers and sisters upang get married, ano ang kailangan brother o sister? Pogi and maganda? Walang nilalaman sa Biblia tungkol ito. Ano po? First, yeah, lahat ng mabuti. Ibig sabihin, when they are mabuti, kung ngayon, by quality para sa iyong asawa. Naunyo po ba? Yeah, mabuti. Sigurado, brothers and sisters, kahit sila ay hindi mabuti, bago sila ay nalitas, pagkatapos ng kalitasan, sila ay nababago. Nandiyo po ba? Nababago upang maging mabuti. Yeah. Bago nalitas sila, they drank strong wine. They enjoy strong wine. Pero, yayon, brothers and sisters ay
ano? Stop drinking. Tama ba? Hindi po? Bago nalitas kayo, kaya you enjoyed smoking, yayon, you are stopping smoking. Tama ba? Hindi po? Are you enjoying smoking? Are you drinking strong wine? Patuloy? Kung ngayon, sigurado may sakit ang konsensya mo. Tama ba? Dahil may Espiritu Santo sa ating puso. Kung walang feeling, pakiusap suriin ang inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Yeah? Sa pangitan ng Grand Bible Seminar. Pakisuriin po. Siyempre. And also, second, kailangan ng batuwid. Ibig sabihin, tayo ay naging batuwid. Ibig sabihin, bilang asawa, ano ang kailangan? Yeah? Sigurado, naligtas siya. Tama ba? Naligtas. Batuwid. Yeah. Batuwid. And last, katotohanan. Ibig sabihin, they have to diligent and they have to honest. Yeah. Kung gano'n, by quality, bilang asawa mo. Nandiyan na po ba? Hindi mukha. Tama ba? Hindi mukha. Yeah. Kung may shy mabuti, kung siya ay naligtas, kung siya ay diligent, kung aron, by quality, qualification. Yeah. Qualification bilang asawa mo. Brothers and sisters, ang Kristiyano ay isang tao na hindi namumuhay ayon sa karunungan ng mundo, kundi sa karunungan na nagbumula sa Diyos. Sino sa mundo ang mas nasasaktan estranghero o mahal sa buhay, mas nasasaktan ka sa mga mahal mo sa buhay. Ang makamundong karunungan ay ang pag-iwas sa pakikipagtakbo sa mga taong nanakit sa iyo, pero ang karunungan na nagumumula sa itaas ay hindi ganoon. Sa Panginoon, nagpapakita ako ng awa sa mga nanakit sa akin. Bakit po? Dahil nakatanggap din ako ng awa mula sa Diyos. Tinatalikuran ba kayo na Panginoon kapag gumagawa tayo ng mali? Hindi po. Ipanalangin niya tayo. Ipanalangin. Eh, nalalangin siya para sa atin. Kahit may problema tayo. Naunyo po ba? Eh, ito ay yung tunay na Kristiyano. Kaya, bawal ano mak korel kasama ng brothers and sisters, kung may kasalanan, magsisi sa Panginoon, pakiusap kay Malinis, kung ganoon sigurado kayo ay magiging malakas sa harapan ng Panginoon, and also you can be used para sa mga maraming kawa ng Panginoon. Kaya pabalik sa Santiago chapter 3 versikulo 17. Muni ang karunungan buwa sa itaas, una malinis saka mapagpayapa sa huling bahagi, walang pagkukunwari. Kung ano ang mangyayari dito sa middle part, puspos ng kaawan at ng mabubuting bunga. Mayroong maraming mabubuting bunga sa versikulo 18, ang bunga ng matuwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Yeah, dito, maraming, dito, dalawang uri ng bunga. Anong uri ng bunga? Ang mabubuting bunga at ang bunga ng matuwi. Ano po ba? Yeah, dalawang uri ng bunga. Paano po? Sa pamamagitan ng karunungan sa itaas.
난디제 뽑아. 구스토 뽑아니요. 막당감당 마라밍 붕아와 꼰딜랑. 예. 악마가 뚜나이나 크리찬와이 뚜라드낭 뿌노. 아농 우리낭 뿌노. 어? 왈랑 붕아와 꼰딜랑 붕아와 마라밍 뿌노. 뿌노. 꼰딜랑 뿌노와 마라밍 뿌노. 마라밍 붕아당 뿌노. 마라밍 붕아낭 뿌노. 담아와. 뚜라드낭 망가 뿌노. 망가 뿌노. 예, 사 썸머 시즌 마라미 따모와 마라미 예. 그만은 마간다 따모와 마간다 이도 뚫라드낭 아 붕아낭 아 뿌노 레스베르 마라밍 붕아 그만은 따요와 이 마기깅 몰초 브라더젠 시터 뚫라드낭 뚫라드낭 빵이논 엔 마이로옹 마라밍 마라밍 간티발라사 하라판낭 빵이논 따요와 이 마부부와 이 살라기 글로리어슬리 예 아노 까사마낭 까글락한 살랑이 막바까일란만 예 나디에네 보바 예 투데이 예, 낙 아랄 라덴 앙 달라왕 우리낭 까루 누간 예. 마날랑이 뽀따요 바날라드 마바기 나망 조스 나사미나이 나그마말 살라마포사 인용 가이덴스 앤 티칭 파라사딩 크리천 나이 나날랑이 까미 파라사 그랜 바이블 세미나 물라 부가스 박기우사 뚫롱한 뽀닌요 까미 우빵 코퍼레잇 앤 세크리피쇼 막 세크리피쇼 파라사 마할라간 깔룰루와 우빵 말릭다스 pero kung walang tulong ng Espiritu Santo, we cannot do bios. Kaya nanini wala kami para sa inyo. Sa Espiritu Santo lamang kami nakatitiwala. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sabi na ay nagmamahal. Amen. Maraming salamat po.